Okay, good day students. So welcome to Principles of Accounting. We will be employing the steps of accounting principles. Ngayon, nag-trial balance tayo. Nag-trial balance tayo, may adjusted and adjusted, adjusted entries na. Ngayon, in-adjust natin yung entries. Gumawa tayo ng adjusted trial balance. Ito, optional. Pero para makita natin, so importante yung adjusted trial balance. Then we prepare the income statement, return of the retained earnings, the balance sheet and the cash flows. So, ngayon we will be closing entries na. Diba kanina, dito sa ating adjusting, ang ina-adjust natin ay una yung mga accruals, prepayments, and the non-cash expenses which are the depreciation and so on. So ngayon naman dito sa closing entries, we will be closing those temporary accounts or the nominal accounts. Ito naman yung revenue, tatlo din yan, revenue, expenses and withdrawals. Meaning next year, bago ng listahan ng revenue, bago ng listahan ng withdrawals and bagong listahan ng expenses. Kailangan nating i-close yung ating mga accounts doon para maging ready tayo sa next period, since hindi natin ma-forward or hindi na kailangan natin umulit sa uno, like yung revenue last year, hindi natin yan i-add sa revenue for the next year para ma-monitor natin yung revenue sa next or sa following year. So ano yung gagawin natin? So kailangan nating i-close yung income summary ng revenue, ng expenses at ng dividends. So how do we do this? So again, dito sa ating entries, okay, hanapin natin yung revenue. So, lahat ng revenue, i-close natin. So, again ha, class, lahat ng ilalagay nyo dito sa ledger, ilalagay nyo rin sa journal. So, para mag-balance lahat. So, closing. Sa closing, no, ang gagawin natin, lahat ng revenues. So, dito, dahil ang revenue natin ay nasa credit, ilalagay natin yun sa debit as income summary. So, income summary natin sa closing, okay, we will revenue, we will journalize it as revenue and income summary. Revenue, tapos yung interest revenue, kasi dalawa yung revenue natin eh. Revenue. So, yung credit natin dyan ay sa revenue, meron tayong balance na 1,545,000 pesos. Then, pag nilagay natin yan dito sa ating revenue side, it will be indicated dito sa ating debit side, 1,545,000 pesos. Yung ating namang interest revenue, ilalagay natin yan dito sa ating ayan, debit side, 600 pesos. 600. So, ang income summary natin, para i-close yung account, we will use the word income summary. Income summary. So, yung notes natin dyan, automatic, lagyan natin ng to close. Yan, revenue. To close, revenue. So, ang total niyan ay 1,545,000 plus 600. Okay, that will be a total of 1,545,600. Next na ipa-close natin, class, are the expenses. Ano-ano ba yung mga expenses natin dito? Okay, dito natin yung nilista, di ba? Sa hanay ng ating owner's equity. Kasi dito natin ima-minus lahat ng expenses. What are the expenses? First is the cost of goods sold. So, since yung mga expenses natin are debited, so i-credit natin yan. So, lahat ng income summary ay i-credit. So, ang ilalagay din natin dito na account is income summary. So, ano-ano yung mga expenses? Cost of goods sold. Cost of goods sold. Or the COGS. So, lahat ng expenses doon sa ating income statement. Ano pa? Cost of goods sold. Magkano yung cost of goods sold natin? 818,000. Ayan, 818,000. Ano pa yung mga expenses natin? We also have salaries expense. Salaries expense. Which is about 55,000 pesos. 55,000. Next expense natin,
Repair and maintenance. Repair and maintenance. How much? 8,000 pesos. 8,000 yung kinredit natin dyan. Next expense is the utilities expense. Utilities expense. How much? 12,000 pesos. Tapos, depreciation. Depreciation expense, which is 10,400. Another is bad debts expense. Bad debts expense, which is 2,000 pesos. Ayan. Ano pa? Prepaid rent expense. Prepaid rent expense, which is 72,000 pesos. Ano pa? Meron pa ba? Okay, wala na. Ang total nito is sum of this. Yan, ang ating income summary expense. Ano pa yung mga dapat i-close? Dividends. Okay? So, yung dividends natin ay recorded as, sana yun? Alright, debit. So, i-credit natin yan. So, income summary. Income summary. So, since debit yung ating dividends, i-credit natin yan ngayon as 15,000 pesos. Dividends. So, income summary siya as 15,000. Okay? Ano pa yung i-close natin? Dahil nagdagdag tayo ng isang account, kailangan din natin yan idagdag dito. Okay? Idadagdag natin yan dito as income summary. Ayan. So, as income summary, expense. So, maglalagay tayo dito ng income summary. Kuklose din natin to para mag-0-0 lahat. Ayan. Closing. So, sa closing, ika-close din natin yung ating income summary. So, ang ating income summary ay, so, magdagdag tayo dito ng 3 rows below. Okay? 3 rows below. Para mag-0-0 lahat. So, sa income summary, income summary. So, ilan lahat yung income summary natin? Closing. Mag-income summary tayo dito. To close revenue. Ano pa yung ano natin? Income summary natin. To close expenses. Okay. Gawin natin ito ng note. To close expenses. To close expenses. And of course, ito ay nakalagay na to close dividends. To close dividends. Okay, nag-insert tayo ng one row. Income summary. To close. Hindi na siya dividends. So, to close. Income summary. Income summary. So, ilan lahat yung income summary natin? To close revenue. To close expenses. To close dividends. Okay. So, para ma-close natin yung mga accounts, kailangan natin gumawa ng income summary, another new account, para ma-close yung revenue, expenses, dividends. After these three, meron din tayong importanteng i-close. What is it? Itong bagong binuksan natin na income summary.
Okay? Para ma-close natin to, yung new account din na natin, na bagong bubuksan natin, is the retained earnings. Yan. That's why, itatype natin yung retained earnings. So, paano natin yan i-encode? So, ayan, ilagay na natin yung total revenue. So, income summary yung katapat yan sa journal. Total income summary naman dito sa expenses. Lahat ng expenses, 977. At yung summary ng dividends ay 15,000. So, ilalagay natin yan sa bagong ledger na income summary. So, yung 108 ito ho. Ayan o, 108 na income summary. Ito yan, 108. It's not 108. Ayan. 108, tama. Tapos, income summary ng expenses, 111. Okay, hindi 11, 111. Tapos, income summary naman ng dividends. Ayan, so 121. Okay, 120 pala. 120. So, ano naman yung mga kaakibat na value? So, 1,545,600 is the credit side. So, i-credit natin yan dito sa income summary. Then, to close revenue, naka-debit naman siya. Yan, 977. Tapos, at dividends, naka-debit din siya sa to close dividends. So, pag tinotal mo to, yung balance nito ay 568,200. So, 1,545, yung balance nito, minus mo yung 977, 568,200, minus 15,000. Then, let's see kung tama. And then, minus 15. That will be 553,200. So, ito yung tinatawag nating retained earnings. So, para naman ma-summarize natin yan dito sa income summary, para ma-close natin yung income summary, yung ating dapat ilagay na account, bagong account naman nabubuksan is the retained earnings. So, how much will be the retained earnings para ma-close yung income summary na ledger natin sa right side? 553. So, ang balance is 553, no? Ito, 553,200. So, naandyan yan sa credit side, since mas malaki yung 1,545 sa 977. Then, 568 minus 15, 553. Nasa credit. That's why ilalagay ko yan dito sa credit. Okay? Ilalagay ko siya dito sa credit. Mali, baliktad. Nasa credit siya. Dahil nasa credit siya, ilalagay ko siya sa debit. Okay? 553,200 para ma-close natin yung income summary. Itong income summary, yung kanyang katumbas is retained earnings. Para ma-close natin yung income summary, dapat magkaroon ng 553,200 na retained earnings. Okay? Which is, gagawa dahil meron na naman tayong bagong ginawang account, dapat gumawa din tayo ng another ledger. Ledger ng retained earnings. Ayan, so gumawa na ako dito ng retained earnings. Ngayon, itong retained earnings na to, nasa credit, no? Hindi ito, yan, nag-close na yung summary. Pero yung retained earnings, matitira. Retained earnings is a permanent account. Kaya pwedeng hindi na ito i-close. So, December 31 yung date, ang retained earnings niyan to close yung ating income summary. Yan. So, makikita natin yan dyan sa 125. Okay? So, sa retained earnings, dito sa 125 is nasa credit na side. So, ilagay natin sa credit na side ang ating retained earnings, which will last doon sa, kumbaga, mapo-forward natin sa next na accounting period, which is next year. Yan. So, ang balance natin ay 553. Hindi na natin kailangan i-close. So, gagawa na tayo ng post-trial balance. Paggawa natin ng post-trial balance, i-close natin yan. Lahat ng entries dito na permanent, so, ito transfer natin. So, dito sa ating balance sheet. So, ito, permanent to. Actually, dito yan eh. Dito natin i-base eh. Okay, ano yung mga permanent dyan? Sige nga. Let's see. Okay, ito. Erase natin isa-isa yung mga permanent at hindi permanent since naka-close na kasi tayo, di ba? Ayan. Sige. Inventory, permanent yan. Equipment, prepaid land, payable, revenue. Okay, dito na tayo magsisimula mag-erase. Revenue, interest, revenue, lahat ng expenses, dividends, kasi na-carry over na natin yan sa ating retained earnings. Accumulated depreciation, as I've said earlier, yan, hindi yan wala kasi na doon yan sa ilalim na equipment ilalagay natin. Okay? And prepaid expenses. So, hindi pa rin balance. Ano yung kulang dito? Yung bagong account natin, which is the retained earnings. Di ba meron tayong bagong
account sa ledger? Retained earnings. How much is it? So, lagay natin. Retained earnings is nasa credit side yun, di ba? So, check natin dito sa ledger. Yung retained earnings natin is 553,200. Ayan. So, nag-balance na tayo. So, if you will check, 553 is the same with the retained earnings na nakalagay kanina sa balance sheet. Okay? So, that is the post-closing trial balance. So, congratulations. We are able to balance the transactions that we had.